Hello guys, ayan, so welcome po sa aking YouTube channel, Arlene Adobas Vlogs. Ayan, so halos 2 weeks po no, na hindi tayo nagkita-kita. So kumusta naman po ang lahat? Sana po ay okay lang. So alam ko yung iba meron ng mga work, pumapasok na sa kanila sa kanya-kanyang trabaho. And then yung iba naman, nasa bahay lang. So, proceed na po tayo sa ating topics today. So, ano po ba yung topic natin for today? So, ang topic po natin today ay 6 steps how to build your solid financial foundation. So, start na po tayo. Welcome po to IMG International Marketing Group Total Financial Solution. So, magkumustahan po muna tayo. Kumusta po ang inyong mga sarili? Kumusta po ang inyong ipon? Nandito po ba sa letter A o nandito sa letter B? Yan. I hope po nasa gitna kayo kahit pa paano. Yan. May financial status? Yan. Yung pong financial status, kumusta po ba? Meron po bang utang? May ipon? Or ano ba ang mga financial goals ko? Ayan. So, yan po yung mga katanungan na yan. Kayo po makakasagot naman. So, of course, mapakilala po muna ako. Yung iba, hindi pa ako kilala. Ayan, I'm Arlene Sustana Adobas po. Truly Rich Maker Financial Coach. Senior Marketing Director po dito sa IMG. And then, Life License Underwriter under Manila Bankers. Ayan. So, ako po ay dating isang empleyado ng Toshiba. 7 years po ako doon. And then, naging OFW din naman po ako sa Japan. Ayan. 3 years po ako sa Japan. Naging OFW. When and why did I become an IMG member? So, ano po ba yung hugot ko? So, before po, nung nasa Toshiba po ako, wala po akong ipon dyan. Kasi po, magastos ako. Ayan. So, kung nasaan yung mga workmate, nasa yung mga gala, yung mga Linux, nandun po ako. So, hindi ko po iniisip yung ano, yung aking future. Basta kapag merong, pag dumating yung sahod, yan, gastos ng gastos. So, walang iniipon. So, napaka-thankful ko kasi, very thankful po ako kasi nung punta po ako sa Japan. 3 years ko po na yan, meron po ako na ipon. Kasi po nakilala ko na po si IMG. Yan, so, ang ganda po nung may tulong sa akin niya yung MG, napabago niya po yung app. Kung dati ako ay magastos, but ngayon po, natututo na po ako mag-ipon para sa future ko. Yan. Training highlights. Ito po yung ating topic ko. Yan, who we are. Yan. Why financial education is important. Our financial strategy solutions. And last, learning execution. Yan. Who we are. Who is IMG? So, sino po ba si IMG? IMG is the biggest financial hub in the Philippines. And IMG is like a financial school. So, si IMG po, parang school lang naman to. Kung gusto natin matuto kung paano i-manage yung perang kinikita natin, pwede po tayo ma-enroll. Sabi nga po dito, no, assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education. And then, have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Yeah. Learning and execution. So, ito po yung mga ano natin. Meron po si, ito po yung mga partner po ni ING. Yeah. Meron po tayong healthcare, life insurance, investment, real estate, yeah. General insurance, alliance financial services, and other services. So, yeah. Ito yung mga tie-up po na company po ni IMG. Si IMG po, ayan, Worldwide Teaching Financial Literacy po siya. Ayan. So, ito po yung iba't ibang bansa po ng mga financial centers po ni IMG. Ayan. Dito naman po yung sa Pilipinas. Meron po kayo dyan na kung taga dito po kayo sa mga lugar na yan, yeah. So meron po tayong mga financial centers po dito. And dito po sa Pilipinas, ang pinaka-main po natin is Makati. Yeah.
So, 18 years na po nag-operate po si IMG po dito sa Pilipinas. Ayan. IMG proceed po. We want to deliver the old financial wake-up call, changing people from spenders to savers. Ayan. Then, ang mission na ni IMG, to help every family achieve financial freedom. Ayan. No family left behind. I believe many people are financially struggling due to lack of financial information. Ang vision naman nga, everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Give the right information when it comes to handling finances. Yeah, you teach people how to save and building your future. And our campaign is financial literacy po. Yan, ang goal po ni IMG, 10 million financially educated families by year of 2025. And yung nakakapanood po nitong videos na to, so part na po kayo na 10 million. Ayan. So ito po yung isa po sa mandatory po ng presidente po natin. Ayan, sabi nga po niya, ayan, a mandatory financial education for all migrant families and their communities shall be pursued. Ayan, so, yung iba po ayaw kay Duterte, but kahit po ako ayaw ko din sa kanya dati, but ito po kanyang mandatory, napakaganda po ng mensahe. So, ito po yung dahilan kung bakit nagustuhan ko po siya. Ayan, so, ito po yung mga tao po na tumutulong po sa campaign ni ING. Ayan, nandiyan po si Sharon Goneta, si Buya Abunda po, and then si si Corina Sanchez. So, yan po yung presidente natin. Nagpa-picture po siya dahil po dun sa book po. Ayan. So, dahil po yung kanyang mandatory is may connect po dun sa book. Yan. Our massive financial education, ito po every Saturday, 5:30 a.m. or 5 to 6 a.m. Mapapanood po sila. Yan po yung mga big builder po dito sa IMG. Ayan. So, dyan po sa kwarta, kusina. Ayan, kape at salita. So, dahil po ngayon, wala tayong EGA, so mapapanood po sila sa teleradyo. So, kung may time po kayo, pwede po kayong manood every Saturday, 5 to 6 a.m. So, why financial education is important? So, bakit nga ba? So, sabi nga po dito, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Ayan. So, ang financial education po, hindi lang para sa mga mayaman, hindi po para sa lahat. The rule of money is changing. Ayan. So, yun po tayo, meron pong money, time, rate of return, inflation, taxes equals wealth. Ayan. But yung reality today po, ayan, kung kaya natin mag-save ng 100 pesos, nilagay mo po sa banko po ito, meron kang 1% na interest. So, ang tax po, ang bayad mo sa tax, 0.20. Ayan, so net after tax, 108. So, 180 centavos. Ayan, so, inflation po, less natin inflation, 5 pesos. So, magkano na po natira doon sa 100 pesos mo? Ayan, 95 pesos na lang. So, lugi ka pa. Ayan. So, number two po, high cost of living. Sabi nga po, most people have difficulty in saving money for their future needs because of inflation. So, ano po ba yung inflation na yan? So, inflation is the increase of prices of goods and services. So, kung dati po, di ba yung 1,000 pesos natin kapag nag-grocery po tayo, ang dami pa natin nabibili. Yan, punong-puno pa po yung cart. Halos maglaglagan na yung laman niya sa worth of 1,000 pesos. But ngayon po, yung 1,000 pesos natin, magkano na lang yung nabibili? Yan, ilang piraso na lang po. Kahit hindi ka nang gumamit ng cart, pwedeng-pwede. Yan. So, and then, ang dami pong utang. Yan. Hindi makaalis sa utang dahil po sa mahal na mga bilihin.
Number three po, high cost of education. Ayan, mahal magpa-aral. So, ayan, maraming magulang hindi na pagpa-aral ng mga anak. Ayan. So, dapat po pinaghahandaan din po natin to yung pagpapa-aral ng mga anak. Ayan. Binakalaan ka na ba para sa pag-aaral ng anak mo? Ayan. Number four, lack of financial education. The long-term effect of financial ignorance. So, ito po yung mga senior citizens po na nangyayari po dito sa Pilipinas. 30% po, forced to work. Ngayon, magtatrabaho pa din. 40% depend on children. Ayan, umasa po sa mga anak. 20%, ayan, nasa mga ampunan. Ayan, or left in the home of the agent. Ayan po siya. And then, yung iba naman po, yung mga nakikita natin sa lansangan, yung mga nanglilimos, yun po sila. And then 8% relying on pension. Ayan, so umaasa po dun sa pension. And then 2% financially independent. Ayan, 2% lang po dyan yung financially independent. So 98% of our population is in the rat race cycle. So sino po nakaka-relate dito? The rat race cycle. So sabi po dito, trabaho. Pagdating po ng sahod or income, pambayad po ng utang or ng loans, and then pambayad po sa mga bills, and then yung iba naman, gastos, mailing mo shopping, and then pagdating ng savings, wala pong natitira. And then syempre kapag pag dumating yung time na nangailangan tayo ng pera, wala tayong ipon, nangyayari po doon tayo natututong ng utang. Siyempre, para mabayaran po natin yung utang, kailangan hindi natin magtrabaho. So, yan po umiikot yung buhay natin. So, ako po nung empleyado po ako sa Toshiba, lahat po yan naranasan ko. Yan. Number five po, preparation and financial planning. Yan. Kawalan ng trabaho. So, gaano ka ba kahanda? So, ito po mga picture na to. Ito po is mga empleyado po ng Honda, kung alam niyo po yung Honda. So sila po, pagpasok nila, hindi nila alam, wala na pala silang trabaho. So umuwi din kasi hindi nila alam bakit biglang nagsara yung company nila. So kung ito, isa tayo sa mga empleyado dito, gaano ba tayo kahanda na biglang mawawalan ka ng trabaho. And then po yung PAL, yan, pa-list off. Ayan. So, nagbawas din po sila ng mga empleyado. Ayan. So, gaano ba tayo kahanda kung isa tayo sa mga empleyado po dito? And then, sabi nga po, no, sapat ba ang mga government program? So, naniniwala po ba kayo pagdating ng panahon, kaya po kayo i-survive ng mga government program na ito? So, yung iba po, sabi nila, okay na, sapat na yan. Yung iba naman, hindi. So, sample na lang po nito. Sample po, meron ang pension na 2,000 or 4,000. So, hindi ko po ngayon alam kung magkano na po yung pension ngayon. But ito, sample lang naman po ito. Meron kang pension na 2,000 or 4,000. Ayan, ang pagkain po per day, 50 pesos. Times po natin sa 3 dahil 3 times a day tayo kumakain. 150 po yung total niya. And then, itimes po natin yung 150 na yan sa 30 days. 30 days in 1 month po yan. So, magkano po yung total? 4,500 per month. So, negative ka pa po na 500. Kasi magkano lang yung pension mo is 4,000. So, ayan po is pagkain lang po ito. So, paano na po yung ibang mga gastusin natin sa bahay? Ayan. So, kulang na kulang po. So, maganda po na meron tayong mga government program na to. But, dapat nating maintindihan na hindi po tayo kayang i-survive niyan pagdating ng panahon. Yan, from our best-selling SSBYF, yan po, ito po yung book namin. Yan. So, dito nga po, introduction po ito, yung page 11. So, yung mga wala pong copy, pwede po kayo mag-request sa akin. Pwede po ako mag-send sa inyo ng free e-book para mabasa niyo po itong napakagandang book na po ito. Yeah, sabi nga po dito, when it comes to securing and selling their future, many good people fail, hardworking, smart, young,
old teachers, engineers, and doctors, many end up retiring without enough savings. So, bakit po sila walang savings? It's because po, they lack of financial education. Ayan, so wala po silang kaalaman, sapat na kaalaman pagdating po sa financial education. So, sample na lang po nito, si Nanay Pasig. So, isa po siyang principal noon, but ngayon po, isa ng janitress. So, siya po, isa sa mga example na hindi niya po napagandaan yung kanyang retirement. Ayan, so hindi po siya nakapag-ipon. Ayan, IMG Financial Strategy. Ayan, puro ko po sa inyo. Ayan, solutions. Ayan, ito po yung sinasabi ko, 6 steps to achieve your financial freedom. Ayan. Solid financial foundation. So, ito po is order of priority. So, financial concept po, number one. Sana po, itong mga concept po na ituturo ko sa inyo is matandaan nyo po. Pwede po kayo mag-take note once po na pinanood nyo itong video na to. Yan, number one po, discipline or increased cash flow. Number two, healthcare. And then number three, life protection. Number four, debt management. Number 5, emergency fund. And then number 6, investment. Ayan. So, dapat po ganito yung ating solid financial foundation para po matibay. So, ano po ba yung mga goals? Para saan po ba yung pag tayo ay nag-iipon? Ano po yung mga goals natin? So, yan po yung ating retirement. Kung nagkasakit tayo. Or yung dream nating bahay. Pagpaaral ng anak. Or yung dream nating car. Makapag-travel the world. And then, nakawala po tayo sa kahirapan. And then, mabayaran po yung mga utang. Ayan. So, and then, financial freedom po. Para po achieve natin ito, kailangan po natin sundin yung 6 step solid financial foundation. Ayan. The importance of building a solid financial foundation. So, ito po, gaano po ba katibay yung ating financial foundation. So, ito po ba? This is your house, build a strong financial foundation. Nagkaroon ng bagyo or nagkaroon ng earthquake. So, gano'n po katibay? So, kung hindi po matibay yung ating financial foundation, gano'n po siya, magigiba siya. Yan. Now, about naman your financial foundation. Yan. So, nawala ka ng income, nagkaroon ng financial crisis, karon ng mga utang at loans, so nagkasakit, disability, na karon ng bankruptcy. So, gano'n po siya katibay? So, kung hindi po mo siya matibay, gano'n din po mangyayari niyan. Yan, nasisira siya. Yes. Step 1 po tayo, yan yung discipline or increase cash flow. Yeah. So, yan po, income minus expenses equal cash flow. So, kung monthly po natin, 25,000, yung nagagastos naman natin, 35,000. Ayan, yun po yung nangyayari ngayon. So, kaya po ang cash flow niya, negative, 10,000. So, kumusta ang cash flow ngayon? Positive po ba or negative? So, how to increase our cash flow? Ayan, so reduce expenses. Ayan, buwasan po natin yung mga pinagkakagastusan. Ayan, live below your income. And then, our goal is to be rich, not to look rich. So, ngayon po, madami pong ganyan tao ngayon, no? So, excuse me lang po doon sa mga, ano ha, sa mga na tinatamaan. But ito po is totoo po ito. Ayan, sa mga napipiling po na mayaman. Kaya lang, sa forma lang po, makikita mo mayaman. Ang totoo, naghihirap talaga. Ayan. Ayan, the 4 months formula po, ayan, yung 100% na income mo, kaya lang nangyari po, expenses mo 200%. Kaya, lumalabas po dyan, negative ka sa savings mo, kaya nababaon sa utang. Ayan. Imagine po kung ikaw to, nagtatrabaho ka, sobrang hirap. So, araw-araw ko na pumapasok sa trabaho. So, para saan po ba yung salary kung nakukuha natin? Pambayad ba ng Meralco? Ayan, pang-shopping, pang-melty. So, ayan. So, yan po kalimitan na nangyayari po ngayon. Kaya po hindi nakapag-ipon po yung kaya po hindi nakapag-ipon ng tama.
So, ako naman di ko naman po sinabi na huwag na tayo mag-melty, yung mga mahilig po mag-melty, huwag mag-Jollibee, mag-Starbucks. So, bawasan na po natin para magkaroon tayo ng ipon. Sabi nga po ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, spend what is left after saving. Ayan, saving muna bago gastos. And then number two, financial concept number two na po tayo. Ayan, pay God in yourself first. Ayan, 100, 10, 20, 70 formula po. Tandaan nyo po ito. Ayan, 100% po na income natin. And 10%, lagay natin sa tithes or kung sino man tinutulungan natin sa family. 20% po, yan po yung investment natin para sa sarili natin. And then yung 70% po natitira, yan po yung pagka-shine natin sa mga gastusin. Ayan, apply po natin yung abundance formula or prosperity formula. Huwag po natin kakalimutan to. Ayan, how is your current situation? Ayan. So, ilang taon ka na po ba nagtatrabaho ngayon? Sabihin na natin po, 10 years ka na nag-work. Times average annual income, 300K. So, ang 25, sabihin na natin po, 25,000 yung iyong monthly. So, times 12 months, 300K po siya. Total po dapat ng pera mo is 3 million na po siya. Kaya lang, meron po bang savings yan sa 3 million na yan? So, wala. So, dapat po kung noon pa lang, ayan, alam na natin itong abundance formula. So, sabihin na natin ito, 10 years ka na nagtatrabaho. Ayan. So, dapat po kung alam na natin itong abundance formula na ito noon pa, ito po yung ating ipon. Ayan. 600,000. Ayan. Kung ina-apply po natin yung 20% po. Ayan. Kung natutunan mo na mag-invest 10 years ago, ngayon, ito na po ang pera mo. Ayan, 1.1 million na po siya. Kung noon pa lang, alam na natin itong abundance formula. Ayan. Number two po, earn additional income. Ayan. So, use your spare time to earn extra income. Sabi nga, no, the best available time to build your wealth is through your spare time. How to increase your cash? How to increase your income? Yeah, so, tayo po lahat, meron tayong 24 hours na oras po na. So, sabihin na natin, nag-work ka po, 10 hours. Pagtulog natin, meron kang 7 hours. Then, yung spare time po natin is 7 hours. So, sabihin mo sa akin na meron ka pang travel. Papasok pa ako, maglalakad pa ako. So, sabihin na po natin, bigyan po natin ng 3 hours yung travel na yan. Yeah, so, total spare time mo po, meron ka pang 4 hours na natitira. What if ang 2 hours po, gamitin mo para magkaroon ka ng extra income? So, 10,000 per month ay malaking tulong para makapag-ipon at makapag-invest ka para sa future mo. Step number 2 po, prepare for your long-term care. Ayan po siya. Ayan, gano'ng kalaga ang healthcare? So, ito pong age 21 to 60, yan po yung employment pa tayo or productive years po natin. No, age 61 naman hindi yan, yan po yung ating retirement years. So, ito pong age 21 to 60, tayo ay employment pa niyan, meron po tayong healthcare, short term po ang tawag doon. Ito po yung binibigay ni company. Ayan, benefits po nang gagaling sa company, meron tayong HMO or personal wellbeing. Ayan, so bumibili po tayo. But hanggang kailan mo pwedeng magamit ito? Ayan, so kailangan po, ito po is ano lang, short term po is kapag empleyado lang tayo or hanggang 60 years old po tayo pwede bumili nito. But yung age 61 po hindi yan, dapat po ito meron din tayo, yung po yung sinasabing long term health care. Ayan, pinaghahandaan mo na ba? Ayan, so pinaghahandaan mo na po ba itong long term health care mo? So, kailan ba lumalabas ang mga sakit? So, yun po, pag mga matanda na po, no? Isa nga po, 40 years pataas, ayan po, lumalabas na po yung mga
sakit-sakit sa katawan. Yeah. So, dapat po pinaghahandaan natin itong long-term healthcare. And the most negated need, yan, age 21 to 60, employment and productive years. Yan, ito naman age 61 and beyond, yan yung retirement years natin. So, dito sa age 21 to 60, yan po yung nagtatrabaho pa tayo, and then nag-i-enjoy, then nagkakaroon ng sariling pamilya, nagpapakasal po, and then lumalaki po yung responsibility kasi nagkakaroon po tayo ng anak. So, in reality, realization po, yung tumatanda ka na, nagkakaroon ka na ng sakit, at ang nangyayari po dyan, can't afford. Kaya nga po sabi, no, nakalimutan po ang sarili ko. Yan. Prepare for your long-term care. Yan. Sabi nga po, no, long-term care, provide you health care when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. Yeah. So, totoo po ito. Ayan. Dapat po pinaghahandaan natin yung ating long-term healthcare. Para pag nagsakit po tayo, pagtandaan natin, meron tayong magagamit na pang hospital. So, saan niya po gusto dito? Ito po ba? Security, reward, or charity? Ayan. So, lahat naman po siguro, sabi nila, yung iba ayaw nila. Ayaw kong lahat dyan. So, kahit ayaw natin, so hindi naman po natin masasabi yung buhay po natin, no? Kasakit tayo, syempre talagang hindi may iwasan na ma-hospital po tayo or magpagamot tayo. So, sana po hindi tayo dito sa charity. Kasi dito po is free po dito yung wifi at bluetooth. Ayan. Bakit? Kasi kung ang sakit mo ay isa, nawa-wifi mo po yung iba't ibang sakit. Dahil sa sobrang crowded po yung room. Iba't iba yung mga kasama at iba-iba din yung sakit. Ayan, step number 3 na po tayo. Ayan, yung ensure life protection. Ayan, so the expert concept po. Sa buhay ng tao, may dalawang line tayo. Yung blue line, and then yung red line. So, bata pa lang po tayo, malaki na yung mga responsibility po natin. So, bakit po? Dahil po dito sa mga to. Ayan, so lahat po yan ang galing dito sa active income or you work hard for the money. So, dapat mo habang bata pa lang tayo, pinaghahandaan na natin to blue line na yan. Yung 20% po dapat dito natin nilalagay. Kasi po yung mga responsibility natin dito, bata tayo, tandaan natin, ito pa din naman po siya. So, kailangan po natin ng pagkain. Yan. So, dapat po meron tayo nito, pinag-iipunan po natin para meron tayong sinasabi na passive income or money worth for you. Sabi nga no, sa buhay ng tao, laging may eat, what if die too soon or live too long. So, saan po natin gusto dyan? So, lahat naman gusto natin dito sa live too long. So, hindi natin magsabi yung buhay natin, kapag si Lord na po yung nag-decision. So, what if you die too soon? Dapat po may protection si family. Lalo na po, kapag tayo po yung inaasahan ni family. Dapat mo meron silang income replacement. Then, pag nabuhay naman tayo ng mas matagal, meron tayo dapat na ipon. Para yan po yung magsusurvive sa atin pagdating po ng pagtanda natin. Na yung ating retirement years. Yan. Concept number 3 po ito. Ayan. So, sana po may natutunan po kayo. Yan. Ensure life protection. So, life insurance. Sabi nga po, no, life insurance provides protection for you and your family in case of accident or if you die too soon. Yeah, seniors, scenario in the Philippines. Ayan, so, ano ba yung kalimitan na nangyayari po dito sa Pilipinas? So, ito po, yung sasakyan, insured po yung sasakyan, yung bahay, insured din, but ang tanong dito, yung tao, hindi insured. Ayan, so, mas inuuna pa po natin yung mga yung mga sasakyan, yung bahay natin na maging insured. Kahit ang mahal po, pinapa-insured po natin. But tayo, natanong na ba natin sa sarili natin yun kung insured ka na ba? Ayan. So, dapat po, before po itong mga to, dapat po tayo muna yung maging insured po. Ayan. The purpose of insurance, so sabi nga po ni Brother Bo Sanchez po, no, kung kilala niyo po siya. Ayan. So, sabi niya, insurance
is simple. If God calls you home today, your kids won't go hungry. Ayan, right? Father Bo Sanchez. Ayan, step 4 na po tayo, debt management. Ayan, eliminate and eliminate debts. Ayan, so ikaw to, no? Imagine ikaw to. So hila-hila mo yung ano, utang. Sobrang dami ng utang mo. Halos nangliliit ka. Ayan siya. So, bakit marami ang bawang sa utang? So, ito po yan, no? Yung mga buy now, pay later, yung mga installment. Yung pag pumunta ka ng, ano, ng SM, may makita ka lang na sale, yan, bili na, yung mga discount. Yan, so, kaya po nababaon sa utang kasi mas inuuna yung luho. Yan, so, yan. So, buti na lang po ngayon, no, naka-lockdown tayo. Hindi po masyado, naiwasan po yung mga shopping-shopping. Ayan. Yeah, people are so into instant gratification. Ayan. They spend on things they don't need to please people they don't even like. So, masaya ka ba kapag maraming utang? So, ayan. Ayan po, no? Sobrang stress na. Sabi nga po, no? That can turn into a disease. Ayan. Cold control your life, minimize your happiness, and limit your freedom. Ayan. So, ito po, no, halos kailangan niya na ng tulong dahil sa nababaon na po siya sa mga kanyang utang. Tips to manage, tips to manage debts. Ayan. So, number one, create a list of all your debts. Ayan. Pay off the one with the highest interest first. Ayan. So, number two, don't get into the more debts. Ayan. Live below means live simply. Ayan. Buy only what is needed. Change habit or spending to the habit of saving. Ayan. Stop borrowing. Then, consider liquidity, non-income, generating assets. Number three po, eliminate bad debts. Pay credit cards, debt in full and on time. And then, use cash and debit cards. Number 4, yan, get a coach. Yan. So, don't be afraid to seek for help. Yan. So, dapat po ito mga tips na to, no? Tandaan po natin. Yan. Number, step 5 na po tayo. Yan, create an emergency funds. Yan. So, kilala niyo po ba yung, alam niyo po ba yung kwento ng langgam? So, sila po, alam po nila kung paano mag-create ng kanilang emergency fund, no? Kapag tag-araw, nag-iipon po sila ng pagkain nila. Para pagdating po ng ulan, meron po silang pagkain. So, hindi sila nakakalabas kapag pag-ulan. So, sila, ginagawa nila, nag-iipon na po talaga sila. Para pag dumating man yung mga sakuna na dumanating, so, meron na po silang pagkain. Yun po yung kalagaan ng emergency fund. Ayan, gaano kahanda sa mga emergencies. Yeah. Ito ba yung mga scenarios pwedeng mangyari? Sira yung car natin. Magkaroon ng major home repairs. Alam na po dito sa Pilipinas. Walang kanyang trabaho. Mag-emergency na hospitalization. Masira yung ibang appliances natin. And then, ito po sa Pilipinas, kalamita. Ayan, calamity. Ayan. Mga bagyong dumarating, hindi natin inaasahan. So, dapat po meron tayong pang-emergency fund. Pwede natin gamitin. Ayan. Having emergency funds of about 3 to 6 months of your total expenses, monthly income, will free you from financial stress. Ayan. Sample po, kung ikaw ay single, yan, 20,000 income mo times 3, 60,000. Kung ikaw naman ay marriage, 20,000 times 6, 120,000. So, dapat po yan po yung nailalagay natin sa ating emergency fund po. Start by saving at least 1,000 monthly. Ayan. So, at least po kahit 1,000 po monthly na makakonsave po tayo. Step 6 na po tayo. Last steps. Ayan. So, building long-term investment. And understanding the Rule of 72. So, sino na po nakakaalam ng Rule of 72? Ayan. Sabi nga po, no, the Rule of 72 is a shortcut. Estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. So, 72 divide
interest rate equals number of years it will double. Ayan. Concept number 4 po ito. Ayan. Tandaan po natin din. Yung compounding interest. So, kilala niyo po ito si Albert Einstein. Ayan. Sabi niya nga po, no? Compound interest is the 8th wonder of the world. Ayan. Interest that earns from the principal most powerful concept in investing. Ayan. For example, meron kang 10,000 po, nag-open ka sa banko, binigyan ka ng 1%, sabihin po, your money double after 72 years. So, divide mo lang po yung 72 doon sa 1% na binigay sa'yo, 72 years po yun bago dumabli po yung pera natin. So, kung meron kang 10,000, after 72 years, 20,000 na po yung pera mo. Ayan. Sobrang tagal po, no? 72 years. Ayan, kung ang age mo ay 30, pagdating plus mo lang yung age mo ng 30, plus mo lang yung 72 years, 102 years old ka. Congratulations, meron kang 20,000. Ayan. So, ito pa pong sample. 72, divide mo yung interest rate na binigay sa'yo. 4% equals 18 years. Ibig sabihin, every 18 years, bago dumuli yung pera mo. Kung ikaw ay 29 years old, meron kang 100,000 nilagay mo sa banko na merong 4%. 29 plus 18 years, 47 years old ka, meron ka ng 200,000. So dito din, 47 plus 18 years ulit, 65 years old ka na, meron ka ng 400,000. So hindi po natin alam, si banko po, once na naglagay tayo ng pera dito, ang ginagawa nila, ginagawa po nilang business or nilalagay nila sa mutual fund. So, sa mutual fund po, meron siyang 12% na interest. So, dinivide lang yung 12%, 72 divide 12%, every 6 years. Ibig sabihin, every 6 years, bago na mabili yung pera natin. Yung pera mo na nilagay mo dun sa banko. So, age mo ng 29 plus 6 years, 35 years old, 200,000 na yung pera mo. So, ang ginawa po dito is plus 6 lang ng plus 6. Age mo ng 65, meron ka ng 6.4 million. But, different is 6 million. So, kung ikaw, kumita ka dun sa 100,000 mo ng 300,000, but anong nangyari po? Si banko, kumita siya ng 6 million doon sa 100,000 pesos. So, sino po yung may puhunan dito? Ikaw. So, si banko, wala siyang puhunan. Ginawa niya lang na naging puhunan niya yung pera mo. Siya ang kumita. Yeah. So, sana po alam natin dito kung saan tayo pwede mag-invest. Yeah. Yung po yung 12%, yun po yung sa mga mutual funds. Yeah. Don't just work hard for the money. Yeah. Learn how to make money, work hard for you. Yeah. So, yan po siya dapat. Yan, the step to achieve financial freedom po. Yan, yung kanina din po ito. Number one, discipline. Increase cash flow. Number two, health care. Number three, life protection. Number four, manage po natin yung utang natin. And then number five, magkaroon tayo ng emergency fund. And number six, karoon tayo ng investment. So, dapat po ganito yung ating solid financial foundation. Yan, now IMG can help you. Yeah, so, yan po, pwede nating magkaroon tayo ng cash flow and then mabayaran natin yung utang natin. And then, kumuha tayo ng Kaiser, Ultimate Health Builder. Ayan. So, 3-in-1 investment siya. Meron siyang healthcare, like insurance and investment. And then, meron tayong most 18. Ayan. So, meron din yung investment. So, ito yung dito naka-invest yung pera natin. Yeah, so, yan po. Pwede natin. Yan po yung nakakatulong po sa atin. So, kung number tayo ni IMG. Yeah, so, immediately execute what you have learned. Yeah, so, kung na tunan mo po dito, pwede po tayo mag-kumuha. Ayan. Tayo mag-execute po. Yeah. Be a financial educator and an investor. Yan. Access test po. Yan. Fill up checklist form. Optional. The number two, avail yung pre-financial check-up. Yan. So, bakit kailangan natin gawin yung financial check-up? Yan. It can help to guide you, set your goals,
investment goals and then achieve your financial freedom. Number three, the IMG Flipper member. Yeah, so pag tayo member niya IMG, meron tayong top 30 benefits. So ito po siya. Then ang membership po ni IMG, 5,500. Mag-add ka lang ng 500 para sa Fidelity. Ito is life insurance po siya. So optional lang po yan kung gusto po natin mag-add. Ang total po niya, 6,000. Yeah. So, and then every December, mayroon tayong renewal of accreditation. Yeah. So, 1,500 po siya. So, bakit kailangan natin mag-renew? So, ito po is para din naman siyang license. Di ba po yung license na i-expired po siya? But ito sa IMG ganyan din po siya. Kailangan din natin mag-renew para maging active ulit po yung top benefits natin. And then yung ating code. Yan. Once na member tayo ni IMG, meron po tayong access to IMG portal. So, ayan po siya. Yan po yung makikita nyo sa inyong portal. And then, automatic po, meron tayong account po sa mutual fund. Yan. Once po na nag-member tayo. So, meron tayong initial na 1,000 pesos. Then, business opportunity. Ayan. So, sa 5,500 po na membership, ito na po yung pwede natin mga rewards na makuha. Ayan. And then, kung magkakaroon ka ng additional source of income na 10,000 to 50,000 month, mas nabilis mo matutupad ang mga financial goals mo. Yan po siya. Number 4, start with your level 1 investment. So, nandiyan po si Kaiser 3-in-1 investment. Okay. And then, eligibility po, 10 to 40 years old, pwede kang kumuha ng plan na kay 45 or mas mataas. Age mo ng 41 to 50 years old, pwede kang kumuha ng plan na K-60 or mas mataas pa. And then, age mo na ng 51 and 60 years old, K-75 po na plan. Yeah, so, 20 years program po si Kaiser, but 10 years to invest ka lang. Oh, save. Yeah, lifetime benefits na po siya. Yan. So, Kaiser, may peace of mind ka. Yeah, merong once na na-accidente ka, nawala, hospital, or retirement mo. Ayan. Yan po yung saka po ni Kaiser. Yan. Sample po, K100 plan, age mo ng 22 years old. Ang monthly po niyan, 10,882. Pagdating mo ng age 42, ito po yung iyong pera, 1.1 million. So, lumalaki po yung investment natin dito. Yan po siya. So, kung age mo ng 42 years old, hindi mo kinuha yung pera mo na 1.1 million, pagdating ng 10 years old, 60 years old mo po, ito na yung pinikita ng pera mo. Yan po siya. 6.4 million na po yung pera mo. And then, yearly, ito yung pinikita niya dahil meron siyang assuming annual growth of 10%. So, yan po. 648,000 po yung pinikita ng pera mo every year. And then, 60 years old, hindi mo pa rin siya kinuha. Pagdating po ng 65 years old mo, ito na yung pera mo. 10.4 million. And then yearly, ito yung kinikita niya, 1 million. So, monthly po, ito na yung pwede mong withdrawin. Yan na po yung sinasabi, money working for you. Yan po siya. Yan. Then number 5, start with your level 2 investment. Yan po si Mas 18. Yan, meron po siya life protection, emergency funds, education, program retirement, and retirement. Yan. Then, meron ka po, account sa mutual fund. So, yan po siya. Direct access investment to achieve your goals. Yan. Para sa pagpaparan ng anak, sa retirement natin, for other goals. Ayan, pwede po. Then, most 18, cheaper term insurance with big coverage. Ayan. Number 6, enjoy sharing our mission, learn by attending trainings, big events, convention, and travel. Ayan. So, ito po yung mga travels po and convention po ni IMG po. Ayan. Have a life of meaning and purpose. So, dito sa IMG po, pwede kang mag-travel with your spouse. Ayan. Or with your family. Ayan. So, ito po, share ko lang po ito. Isa po sa mga, dati po, isa pang palaboy po siya noon sa Caloocan. But ngayon po, isa na sa executive marketing director. Or, ayan. So, yan po yung nagawa po sa buhay niya ni IMG. Yan. Yan po. And then, nakapag-travel din po siya sa Tokyo. Free po ito.
Ayan. Wala po siyang ginastos. Ayan. And then, nakapunta na rin po siya ng dito ng Barcelona. Ayan. So, ito po yung travels ko po dito sa IMG. Sa Malaysia, first travel ko po ito. Then, second po yung Macau. Ayan. With team po ito. Ayan. So, sabi nga po ni Bill Gates, ayan, if you are born for, it's not your mistake. But if you die for, it's your mistake. Ayan. So, tama po ito. Ayan. So, be part of our mission. Be part of IMG. Ayan. So, God be the glory po. Ayan. Believe. So, believe, be clear, act, and pray. So, again po, I'm Arnis Sultana Adabas po, Senior Marketing Director. Sana po madami po kayo natutunan. And then, kung meron po kayong mga question, pwede po kayong mag-comment. Ayan. So, libre lang po magtanong. Ayan. Pwede ko po sagutin yung mga tanong nyo. Comment lang po kayo. Ayan. So, tapos na po tayo. Sana po madami kayong natutunan for today. Ayan. So, kita-kita po ulit tayo sa next presentation. Ayan. Ingat po ang lahat. God bless po. Ayan. Thank you po. God bless all.